yung kalahate, di ba? Para hindi na makabalik. Sili. Saka gata. Pangatlo yun. Arestado naman ang isang ama matapos isumbong sa DSWD ng panggagahasa umano sa dalagitan niyang anak. Mm. Sa pulang balitang yan ni Joel Grospe. Arestado kagabi ang isang construction worker na ama matapos madiskubre ang panggagahasa nito sa sariling anak sa Santolan, Pasig City. Ayon sa 15 anyos na daligitang anak ng sospek, 13 anyos pa lang siya nang simulan ng kanyang ama ang pangahalay sa kanya. Pero umabot na sa puntong hindi na niya kaya ang pambababoy nito, kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang guro. At dahil wala ng lusot, aminado ang sospek sa kanyang kasalanan. Lasing na lasing po ako, tapos pagising ko po nung kinaumagahan, yun nga daw po may nangyari. Paghingi na lang ng tawad sa anak ang nais niyang iparating. Tatanggapin ko po para lang po ako mapatawad ng aking pamilya. Hindi naman nagdalawang isip ang guro ni Donna na tulungan ito at siya na rin ang nagsuplog sa DSWD. Ginawa niya na po yung gusto niya sa akin. Ano nga ginawa? Yung pagkakalaman ng pito, ano ginawa siya? Nilapitan ka? Nag-ano po siya, nag-bed po siya. Tapos po, ginawa niya na po yung ano, una po, inubaran din po ako ng sapilitan. Takot po ako kasi po sinabihan siya na pag nagsumbong daw po kami, papatayin po kami lahat. Sa ginawang medical exam sa biktimang si Donna, lumabas ang resulta na positibong nagahasa nga ito. Yung medical evaluation nila na mayroon na clear evidence of blunt penetrating trauma to the hymen ng bata. Dahil dito, posibleng habang buhay na pagkabilanggo ang harapin ng sospek sakaling mapatunayan ang kasong isinampa laban sa kanya. Joel Gorospe, Sa Pool, sa News 5. Mamaya sa Pool, presyo ng harina. Tataas sa susunod na linggo, apektado rin kaya ang presyo ng tinapay? At alamin din ang solusyong naisip ng isang eskwela sa Quezon City para makaiwas sa dengue. Ang tamang oras po ay 6:12 a.m. na. Bad news po para sa mga consumer. Tataas ang presyo ng harina simula sa susunod na linggo. Baka hindi naman daw magtaas ang presyo ng tinapay. Yun nga lang, baka lalo pang lumiit ang size ng pandesal. Sa Pool ni Trish Roque ang balitang yan. Tataas ang presyo ng harina sa susunod na linggo. Sabi ng Philippine Association of Flour Millers, maaaring umabot ng 760 pesos ang isang 25 kilo hard flour na ginagamit sa pandesal at loaf bread. Nasa 690 pesos lang ito ngayon. Ang isang 25 kilo naman ng soft flour o yung arinang ginagamit para sa cookies at pastries, tataas mula 590 pesos hanggang 660 pesos. Dahil daw yan sa pagtaas ng presyo ng trigo, ang pangunahing sangkap sa paggawa ng harina. Tumaas ang presyo ng trigo dahil naapektuhan ng tagtuyot ang supply ng trigo sa Russia, ang isa sa pinakamalaking exporter nito. Hindi rin daw kayang saluhin ng mga flour miller ang pagtaas ng presyo ng trigo. Kasi hindi mo naman pwedeng mag-business ka and then you will sell at a loss. Otherwise, you will no longer be in business for very long. So there has to be a way by which the government and us can be on an accommodating situation. We need to raise prices. That is definite. Pero sabi ng panaderong si Domingo Marino, malamang hindi magtataas ng presyo ng pandesal ang kanyang amo. Yun nga lang, baka liitan na lang nila ang size ng pandesal. Yun daw kasi ang ginawa nila dati noong tumaas ang presyo ng harina. Pati ang bakery owner na si Manang Emma, walang balak magtaas ng presyo ng tinapay. Sa halip, liliitan na lang daw nila ito. Siguro liitan. Kaya lang pag maliit na masyado, hindi na mabusog. Natuwa naman ang mga mamimili gaya ni Mang Roberto Kawili. Halos araw-araw daw kasi siya kung bumili ng meriendang biskwit kay Manang Emma. Di, siyempre, mas maganda dahil hindi madadagdagan yung budget namin sa merienda. Ganun pa rin. Pakiusap naman ni DTI Undersecretary Zenny Maglaya, huwag sanang pangunahan ng mga flour miller ang pag-uusap nila ngayong linggo. If they are talking about an increase, I hope that they will still consult with us before they actually implement this. Trish Roque, Sa Pool, sa News 5.
Aabot na raw sa mahigit 70 million pesos ang pinsalang idinulot ng pag-atake ng armyworm sa ilang bayan sa Quezon. At kahit gumawa na ang lokal na pamahalaan ng paraan para tulungan ang mga magsasaka, hindi pa rin daw ito sapat. Sa poll ni Benji Durango ang balitang yan. Mga butas-butas na dahon at mga pananim, yan ang iniwang bakas ng mga tinaguriang pesting armyworms na umatake sa probinsya ng Quezon. Ang mga apektadong magsasaka, pilit ngayong ibinabangon ang kanilang nasirang kabuhayan. Kwento ni Mang Antipas, sa loob ng 12 taong pangangalaga sa kanyang maisan, ngayon lang daw siya nalugi ng halos kalahating porsyento ng buong kita niya. Sa halip na yung gagastusin namin pambili ng abono, ay di napapunta ho doon sa pamatay pesting uhod. Isa si Mang Antipas sa mahigit 1,000 magsasaka na naapektuhan ng pesting armyworms. Umabot na sa 71.6 million pesos ang halaga ng palay, mais at gulay na napinsala. Nauna rito, nagdeklara na ng state of calamity sa buong Quezon dahil sa pagkasira ng mga pananim sa 23 bayan. Paliwanag ni Ana Pamela Agudilla, head ng Task Force kontra Uod, resulta ito ng naranasang mahabang tag-init dulot ng El Nino. Pero habang tuloy ang mainit na panahon, nangangamba ang mga residente rito na hindi pa tapos ang laban nila sa armyworms. So pag naguuntulog, after a few days, mag-emerge adult, manganganak, mangingitlog. Yung kung kayo magtatanim, yung itatanim mo, aatakihin na naman nila. Agad namang nagpakalat ng libreng pesticides ang lokal na pamahalaan ng Quezon. Paliwanag sa atin ng ilan sa mga kaibigan natin magsasaka, 1 litro o katumbas ng 4 na ganito kalilit na bote ang kinakailangan na pestisidyo para makaspray sa 1 ektarya ng taniman. Kaya nung kasagsagan ng mapaminsalang uod dito sa kanilang lugar, kulang na kulang daw ang 1 boteng alok na tulong ng gobyerno sa kanila. Ang problema nga lang, limitado ang supply, kaya tigi-tigisang bote lang ng pesticide ang ibinibigay sa kada isang magsasaka. Siyempre, hindi naman lahat ay pwede nating ipagkaloob bagamat sinisikap ng ating pamahalaan. Umaasa naman ang mga magsasaka na matatapos na ang kanilang problema sa armyworms at makokontrol din ng gobyerno ang pagkalat ng mapaminsalang pesting uod. Benji Durango, News 5. Mula sa uod, ilipat naman natin ang usapan sa Labok. Patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Dito sa NCR, ang Quezon City ang may pinakamaraming kasong naitala. At dahil yan, nasilip na ang paraan ng isang eskwelahan sa Quezon City kung paano makakaiwas sa nakamamatay na sakit. Kung ano yan, alamin sa report ni Erica Tapalia. Kahit mainit ang panahon, balot na balot ang mga estudyante ng Rosa El Susano Elementary School sa Novaliches. Sa eskwelahang ito kasi ay record ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ng dengue sa Quezon City. Kaya ang mga guro, pinagsuot na ng long sleeves at pantalon ang mga estudyante para iwas kagat sa mga lamok. Unang-una, ni-require ko ang mga bata na gumamit ng long pants, kahit anong klaseng long pants, pajama, jogging pants, maong pants, or anything. So we are not allowing them to wear uniform. 49 na estudyante at 1 guro mula sa Rosa Susano Elementary ang naospital dahil sa dengue. Dito lamang Biyernes, tinakbo ang estudyante si Emmanuel Bernardino sa ospital dahil sa taas ng lagnat at sakit ng tiyan. Worried ako bilang nanay dahil siyempre nakakatakot yung dengue, di ba? So, papakumpay na ako, papadextrose ko na yung anak ko para sure na ako, di ba? Kaya kanina, muling nagsagawa ng fumigation sa Rosa Susano Elementary. Pati halamang sintronela na nagtataboy daw ng lamok, itinanim na rin sa buong eskwelahan. Nagpamigay din ng health center ng Barangay Gulod ng vitamin C sa mga bata para tumibay ang kanilang resistensya. Plano rin daw ng mga barangay official na gawin ito sa mga pribadong paaralan sa kanilang lugar. This is the level na nasa prevention pa lang tayo, no? We advocate the use of